Good morning. Good morning. It's a Thursday today. Juice tayo ngayon. What's in my juice? Usual juice ko, pretty much, ganito yung mga ginger juice natin. Kung minsan, pag walang ibang available, papalitan natin ng ibang gulay. Unahin natin ang mushrooms. Okay, palagi ako naglalagay ng mushrooms. Tapos, cucumber. Pag nakakakuha ko ng organic cucumber, meron. Lemon. 1.5 lemons. Broccoli. At syempre, celery ang pinakamarami. Hindi na mawawala yan. Pinakamarami yan, celery. Lagyan natin ng black kale. Mas gusto ko ang black kale usually kesa dun sa green. Pagka wala lang na black kale, I use the green one. Okay. Black kale. Tapos, syempre, ang pinakamalakas para sa ating mga warriors ay ang dandelion leaves. Itong dandelion leaves, medyo matapang ito. Usually, sa juicing, hindi mo kinakain yung mga fiber nito, no? Kaya lang, nag-smoothie na tayo ngayon. Kasama lahat. So, pagka ang tiyan mo ma-sensitive, huwag muna damihan ng dandelion leaves. Ha? Tapos, nilalagyan ko ng flax seeds. Organic golden flax seeds. At, lalagyan natin itong super powder. Ganun eh, super powder. Yan, nilalagyan ko yung extra. So, itong powder na ito ay consisting of Super 5 Grass Juice Blend. Alfalfa, barley, kamut, oat, and wheatgrass. Pinagsama-sama na sila dito. So, matapang din ito. Pagka ang tiyan nyo, hindi masyado makaya yung lahat ng tapang ng gulay na nandyan sa loob. Tapos, dadagdagan mo pa ng mga ganitong powder. Na, pag hindi kaya, huwag pilitin muna. Unti-unti. Hanggang masanay yung inyong mga tiyan. So, kung minsan, pagka sinumpong-sumpong ako, maglalagay ako ng 2 pirasong asparagus. Okay? Raw lahat, no? Asparagus or spinach. And, actually, palagi kong ginagamit yung red cabbage. Maganda yung red cabbage para sa mga cancer warriors. Kaya lang ngayon, wala akong red cabbage, kaya hindi ako naglagay ngayon. Lagyan natin siya ng filtered water. At, i-whip natin. Actually, pagka mga ganitong mga gulay, medyo mas kailangan mo mas malakas na na blender. Hindi ko naman sinabing yung pinakamahal, like Vitamix, kahit ako gusto ko yun. But that's sobrang mahal, I think 600 plus yun, 2 years ago. So, okay na basta malakas, kasi yung medyo mahina na blender, hindi masyado makakablend ang mga gulay na ganito. No? I-puree ng medyo 1 to 2 minutes. So, pagkatapos mo i-mix, syempre maraming bula. Yan, tatanggalin mo yan bula, ha? Huwag mo yung isa mong inumin. At ilagay sa iyong mason jar. Okay? Mas maganda kung mauubos ito ng isang araw. As much as possible, huwag na paabutin ng next day. Pero kung halimbawa merong sumobra, huwag pa rin sayangin. Pwede pa rin inumin sa next day. Iinom lang ako ng aking mga supplements. Tapos na mag-breakfast. Well, brunch, of course. Supplements, inom tayo. Ako isang beses, isang inom lang ako gumagawa. Hindi ho ako freak. Huwag kayong matakot sa akin. Kasi ako pag nagsasupplements ng ganito, ilan ba ito? 2, 4, 6, 8, 9. Dati nga 20. Siguro yung 20, dalawang ganun. Pero ito 9, usually isang lagok lang sa akin. Ayoko na isa-isa, hindi ko iniisa-isa. Mangostana coffee. Tapos ng mangostana coffee, after breakfast, after mangostana, iinumin ko na itong isang ginawa ko na ito. Okay? So, dalawa yung ginagawa kong ganito.
Minsan, pagka talagang isa lang ang maiinom ko, let's say, halimbawa, naging busy ka, umalis, or ganito, or nakalimutan, merong times na ganun. Iinumin ko yung isa bukas. Pero hanggat maaari, wag na patagalin ng 24 hours ang mga vegetable juice. No? Kasi nawawala, nababawasan yung kanyang nutrients. Alam mo, itong juice kasi na ito, itong vegetable juice na to, ito lang talaga ang masasabi ko na ginagawa ko na non-stop. Only when I went to the Philippines for a month, dun ko lang hindi siya nagawa. Kumbaga nag-break ako kasi ayoko nang mahira. Istressin yung sarili ko, humanap ng organic doon, or alam mo na, bibili pa ako ng juicer doon. So yun lang talaga ang break na ginawa ko from juicing. Nung umuwi ako sa Pilipinas. Pero, pretty much, simula na ako ay na-diagnose, hindi na ako huminto ng kaka-juice. Pagka minsan, hindi ako nakaka-juice dito, let's say, halimbawa, makakalimutan ko, or wala na pala akong gulay, I feel so bad. Parang para sa akin, kulang na kulang. Kulang na kulang yung araw ko pag wala nito. I started with juicing talaga. Nung una ako na-diagnose, I did juicing for 2.5 years. Juicing talaga, yung juicer talaga. So, nag-juice ako ng 2.5 years and then, nung ako ay nagbenta ng aking townhouse, sabi ko sa sarili ko, teka muna, mag-smoothie naman kaya muna ako kasi mas madali. Ginagamit ko ay yung malakas na blender. In the near future, I am hoping to go back to juicing kasi yung juicing, kaya maganda naman ang juicing, lalong-lalo na pag yung kasagsagan ng cancer mo. Kasi noong time na yun, when I was diagnosed, yung cancer ko, kasagsagan niya. Ang pain level ko noon was like 9, 10. Ha? Nagsisisigaw na nga ako sa ER. 9, 10! Tanong-tanong ng level. Pagka ganun kasagsagan yung marami ka ng pain sa katawan, dahil sa marami ka ng tumor, marami ka ng sirang buto, at talagang you are in excruciating pain. Yan ang word natin. Kailangan mo talaga mag-juicing kasi yung juicing ng vegetables, mas marami ka lang talagang i-juice na vegetable. Mas mahal. Pero yung juice kasi walang fiber, diretso agad yun sa iyong dugo in 15 minutes. So sumasama na kaagad sa iyong dugo. Hindi na kailangan kagaya ng mga ganitong smoothie. It takes a little bit more time para ma-digest mo yung fiber. Pero okay lang din. Pero I'm just saying, kung talagang gusto mong pumasok agad ng mabilisan sa iyong dugo ang sustansya ng mga gulay na iniinom mo, i-juice mo. Sige, isang araw. Isang araw mag-juice tayo ulit. Lalabas natin ang ating juicer. Lemon lang talaga ang ginagawa kong fruit sa aking juice. Okay, hindi ako masyado nag-fruit kasi, syempre. Pero pagka hindi ka sanay, halimbawa, para sa mga tao na gusto nang magsimulang unti-untiin yung health, no? Kasi wag na nating hintayin yung ano ba bang hinihintay natin? Wake up call. Sakit bago natin baguhin yung ating kinakain, no? Alam ko, ganyan din ako dati. Okay, walang bawal, walang niha-niho kasi I love food. I love to eat. Kaya lang syempre pagka nagkaroon ka na ng sakit na ganito, nabigyan ka na ng ganitong sakit. Medyo iisipin mo na yun para sa sarili mo katawan. Teka, ano ba ang kailangan kong gawin? Ha? Ano bang mali na ginagawa ko? Lahat. Para sa akin, lahat mali ginagawa. Pang-aabuso sa katawan ko sa trabaho, pag-aabuso sa stress coming from my bosses, lahat ng mga stress sa trabaho, alam mo na, talagang ganyan ang trabaho. Depende, lalong-lalo na kung saan ka magtatrabaho. Gawin mo yung 50 cakes, gawin mo yung 60 cakes bukas. Wala kang pakilam sa'yo. Basta, gawin mo yan. Stress dito. Alam mong imposible, pero sasabihin sa'yo, oh, welcome to, na kailangan tapusin mo yan. They don't really care about your health. Ganun nga yun eh. Diba? Yung saying nga na, masyado mong ibibigay yung iyong buhay. Lahat na lang ng iyong pagkatao. Lahat ng, ano mo, kahit ma-stress ka na sa lahat, magkasakit ka na, ibibigay mo sa isang kumpanya na wala namang pakialam sa'yo pag ikaw ay nagkasakit. Bigyan ka lang niya ng barya-barya. Or they don't really care. Mabilis kang palitan. Kaya ang sinasabi ko, because of my experience, syempre ang sasabihin ko, sana kung alam ko lang dati, hindi ko na inabuso masyado. But we will not know, right? Kagaya sa mga walang may sakit, right? Pagka hanggang hindi ka pa talaga tinatablan ng sakit, sige na yan, magpapaabuso ka pa rin sa lahat, diba?
Pag pinagsama-sama mo lahat yun, talagang magkakasakit ka. Well, I'm hoping na sana, huwag na natin pabayaan na humaba tayo sa ganun. Yun lang naman yun. Wala naman akong sinasabi na magkakasakit lahat. No. Hindi natin alam eh kung bakit tayo nagkakasakit. Hindi natin alam kung bakit. Sino yung mga napipiling magkakaroon ng sakit na ganito, diba? We don't know anything sa mga ganyang bagay. Lahat yan eh, nakaplano. So kung halimbawa lang naman eh, gusto ninyong magbago ng konti, pwede namang baby steps. Ibig sabihin kong baby steps. Lalo na pag medyo nagkakaedad na. Pagpapunta ka na sa edad, syempre pag medyo bata ka pa, malakas pa yung iyong katawan, medyo malinis pa. Pag medyo nagkakaedad ka na, going ka na, 40 and up, kailangan medyo hanggat maaari, magsimula-simula ka na maglinis-linis ng iyong mga kinakain. Or magdagdag ka na ng mga panglaban mo para medyo malagyan ng konting panglaban. Yung hindi na lang ako kasi ganun din. Kain ng lahat. Lalo pa tayo mga Pilipino. Ang sarap ng mga pagkain natin talaga. Talagang lahat kain. Yun lang naman. Advice lang naman coming from me. Okay? Wala akong sinasabing gawin yun. Tama ito. Pagka nag-umpisa ka ng makaramdam ng mga kakaiba sa katawan mo. Mas maganda nga kung hindi, wala pa eh, no? Umpisahan mo na. Medyo umpisahan mo nang ayusin yung iyong sariling katawan. Kung hindi mo kaya mag-veggie juicing, it's okay. Mag-smoothie ka na halo ang fruits and veggies. Kasi sa umpisa, ganun ang pwede mong gawin. Fruits and veggies. Pero hanggat maaari, i-half and half mo, mas maganda. Kesa 90% fruits, tapos 10% lang yung veggie. Pero kung gusto mo pa rin, sabi ko nga, baby steps. So, pwede mong gawin ganun. Tapos mamaya, after 2 weeks, after 3 weeks, gawin mo ng 60% fruits, 40% veggie. After a while, gawin mo ng 50-50. Diba? Nasasanay din kasi yung inyong mga dila sa mga gulay na yan. So, umpisa talaga mahirap. Parang, Pero pag nasanay naman yung inyong dila, taste buds, at natanggap mo ng utak mo na, teka, parang gumaganda yata. Pakiramdam ko, simula nung ako ay nag-vegetable juice or smoothie, diba? Mararamdaman mo kasi yun eh. Tapos, nagsisimula ka na rin, medyo umiwas sa mga pagkain na sobrang mga masasama. Masakit sabihin yun, masakit tanggapin yun. Yung mga masasarap na processed, yung mga masasarap na pastries, yung mga masasarap na desserts, yung mga masyadong maaalat na mga ulam na masarap, bagoong, patis, mantika sa adobo. Lahat yung mga yan, masarap. Pero, nag-accumulate din yung mga naiiwan niya na masama sa iyong katawan. Na lalo na pagka mas nagkaka-age na tayo, medyo mas mabilis ng tablan. Makikita mo na yung mga effect sa mga sakit-sakit natin. No? Wala naman akong ano, this is just a usap-usapan lang tayo. Nagsimula lang naman ako sa juicing. Pagka walang flax, kagaya nga nasabi ko, hindi magmumukhang parang ganito. Nakita mo parang may gatas because of the flax seeds. Pero pag walang flax seeds, kagaya nung dating Gino juice ko, hindi pa ako nagpa-flax seeds. No. It's really dark. Mag-insert ako ng picture. So, para sa ating lahat, lalo na sa ating mga cancer warriors dyan. Most especially ngayon sa aking dalawang kaibigan, Tay and Emeline, na sana kung ano man yung pinagdadaanan ninyo ngayon, dalawa ngayon, napagdaanan ninyo ng hindi kayo masyado masasaktan. No? Ask for God's healing and protection, sabay-sabay. And at the same time, uminom din kayo ng mga ganito, nakakagaang din ng mga side effects ng mga treatments na mga malalakas itong mga ganitong bagay. Pagka nag-pure veggie juice ka araw-araw, ay isang litro, dalawang litro kung kaya mo, mas maganda. Iwasan mo yung mga masasamang pagkain. Nakakatulong kasi yan para hindi masyado maging masakit
yung inyong pinagdadaanan na side effects sa mga treatments. Yun lang. I love you both and I am praying for you all the time. At syempre, I'm praying for the rest of the barkada. Alam nyo kung sino kayo. And I'm praying for all of the cancer warriors na mga kaibigan ko dyan. You know who you are, guys. And I hope na alagaan natin yung sarili natin. Kasi napakahirap po na merong sakit. Mahirap po talaga ang merong sakit. No? Stress sa isip, stress sa katawan, stress sa bulsa. Ha? Kaya, ingat-ingat lang lagi. It's Thursday today. Mainit na. Umiinit na. Naiinitan ako. Sending love po sa inyo lahat. Stay well. Stay safe from COVID. Cheers to all of us. Kaya po natin lahat ng pinagdadaanan natin sa mundong ito. Huwag lang po tayong kakawala sa ating faith and trust sa ating Diyos sa itay. Ang payat. Payat din namin ako kasi ng mga anak.